Tayo lang, dalawa at wala nang iba. Halika na't sumama ka, tayo'y mahiga. Sa alapaap lang, magkatabi habang nakatingala. Ngunit biglang nawala, di ko pa nadadala. Kaya hinay-hinay. Kung 25 lang. 20. Hoy, sa tala, lalarga na. Divisoria, Divisoria. Daan ng balon, tondo. Okay na, dyan. Mabasahin lang po, ha. Pangalawang bunga. Pangalawa? Oh, maganda pa rin, ha? Good pa rin. Pais po kasi, ang talagang pinipitas lang po, yung unang bunga, yung po kasi yung mga malalaki. Pero yung mga primera din po, ayan. Ano, good pa rin yung primera. Yung segunda niya pala, good pa rin. Ang taas po ng mais na to. Rambo. Nakalimutan ko lang yung ano, preferred ng farmers, yung sweet corn ng Rambo. Kasi yung pinaka-hub niya, koba tawag doon, buo, walang pulpak na tinatawag, walang space. Kaya yun ang gusto ng farmers. Rambo. Sweet corn, yellow. Ito na harvest na yata. Maganap tayo nung ano, yung hindi pa na-harvest. So ang ano palang corn pala nito, itong machine na to ay magdadala lang po pala ng corn. Bibitasin mano-mano and then ipunin sa isang lugar tapos ayan bali pinakuha na po nila. Wala po kasi akong cameraman kaya hindi po ako pwede magbano, magpulo. Okay lang po. Hindi, okay na po. Ayoko po talagang ipahawak sa iba yung camera. Kaya sige, okay na po. Ayaw na talagang magkakot. Kaya gano'n. Shoot! Sa pa! Magtatay sila ito pa! Yung mais po kasi may mga ganyan. No? Nagkukos siya ng mga... Ate, parang mga allergic reaction. Ayoko na, may mga balabalahibo na nakaka-irritate. Ka na. Asa ka bilata? Ayun, oh.
tama pa sa mukha ko. Ay, anak ng ganun. Ayan si Kalola, nakakuha po siya nito. Ayan po, yung mais na tatandaan niyo po yung tinapi ko dati, corn smut na tinatawag. Ito po ay punggus sa mais. So delicacy ito sa bansang Mexico. Pero natikman ko po siya lasa pong lasang amag. Kasi po ito ay isang klase po ng amag na meron sa mais po. Corn smut. Ayan si Kalola naka-jackpot. Wow, maputik-putik po. Atin na lang to. Ayun pala yung ano. Corn smut po. Sakit po yan sa mais. Pero sa ibang bansa, parang delicacy. Yung ganun. So, yung mga ka-seedlings, ito po. Yung potential customer po natin. Sila, Tatay Seed po, potential customer natin sa seedlings and at the same time sa seeds. Kasi kung ano po, yun, alam niyo naman po na kami po ay may agri-supply and nagbibenta rin po kami ng seeds, mga chemicals para sa pagtatanim. And yun, dito po sa lugar na to, mukhang marami po tayong mahanap na customer. And it's a good thing po na nagkaroon po tayo ng kakilala at kaibigan. So, pwede niya po tayong i-refer sa iba po niyang kasama. And siguraduhin na po natin na masasatisfy po sila sa ating products. At syempre, technical problem, kailangan din natin silang suportahan. So, kung ano po yung alam natin, i-share po natin sa kanila. Even po sa pagtatanim o pagpupunla po ng iba pa po nilang gulay. So, nice knowing you, Tatay Seeds. And susuportahan po namin kayo. Kasi napakaganda po ng content nyo. Isa kayong tunay na farmer na pwede pong magbigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa pagtatanim. May naiwan, no? So yan o, yung mga ganyan po, yan tinatapo na kasi nga hindi naman maganda yung price. So, wala na, ano na siya. Segunda, mga ka-farmer na. Mga ka-farmer natin at mga ka-seedlings natin, alam nyo po ba na pinakamasarap po ang mais kapag bagong pitas? Kasi yung sugar po niya ay sugar pa, hindi pa. Kumbaga yung tamis ng ano, nandoon pa. Pagka kasi lumipas na po yung mga ilang araw, yung sugar niya raw po ay nagiging starch na. So, nababawasan yung tamis. At nagiging mas starchy na po yung mais. Yun lang po yung alam ko ha. Yung scientific explanation niya, hindi ko pa alam kung bakit. Oh, ang lalaki oh. Ay, wow. Ang hirap po ng buhay, no? Kaya, no? Kainitan ng araw, no? Kainitan ng araw. Ano pong tawag sa inyo? Sa trabaho nyo? Mamumulot. Mamumulot? Tawag, mamumulot. Aha. Kami po ang mamumulot. Kuya, magkano isang araw na bayad sa inyo? Depende po. Saan? Depende sa itsura? Kaya ako din po. Ang alam ko sa itsura, talo ka na. Love you, kuya. Joke lang yun, ah. Baka mamaya, saksakin mo ko ng mais dyan. Init po, no? Kuya, lagi kayo may trabaho? Kasama po kayo ng buyer? Hindi po. Ano po? Sa barangay lang po namin nagpapakit yung may-ari po natin. Ah, okay. Kapit-bahay lang. Kapit-bahay lang. So, tuwing na-harvest? Kami po yung teatro. Ah, okay. So, magkano ang sweldo, kuya? Isa po, 500. Aha. Sweldo po. Okay. Pero sa panahon ngayon po, marami kayong harvest? Marami kayong trabaho? Dito, sa nalang po yung pinutulutan namin dito eh. Sa nalang? Hindi po kami pumapulot sa iba. Ah, dito lang sa lugar na to? Sa kanila lang po.
Ah, sa kapitbahay nyo lang. Parang ano lang po, kuya, tulong lang. Okay, good, good. So around 11, talagang masakit na po sa balat yung sikat ng araw. Ayan na, medyo ano na po tayo. Mamanti-manti ka na naman po tayo. Dahil sa sobrang init po ng panahon ngayon. Kayo naman kalimlim. Tumabot sa... Kaya lang ngayon, init na naman. So last na po ito. And then, takbo na sa pwesto yung ano. Yung truck. Ayan, dala-dala na po natin yung ating atinita. Aside na yun. Ito po ang mga ano na po kami. May bago ang pangalan. Si Hylins Maisan Buraot. Hindi ta ano na alam mo ba? Ako may kwento ko. May isang burao, isang buyer yung nagbuburaot po ng pakwan. Tsaka melon. Alam niyo po ba napakamayaman na ngayon? Wow, dati lang po siyang nagbuburaot po ng ano. Bumibili siya na humihingi ng mga buraot na ano. So, may chance akong yumaman dahil sa buraot na to. Yes, of course. Ito another, ano po, course mat po. Dermosis, kain ka. You want to try this? Would you like to try? Ako, try ko. Malinis naman po ito. Totoo? So ito po ay, nung kinain ko po ito ay lasang putik. So try na ano, hindi natin yan. Kinakain ba? Kinakain siya sis? Lasang mais. Tikman nga natin yung ano. Masarap naman. Kasi sis ano siya, punggus siya. Lasa po siyang lupa. Ayan po. Oh. Ay, ayoko nga tikman yan. Mapunggal na ako, kakain pa ang punggal. Ayan po. Yung pala ang laman niya, puro laman. Siguro, hingin natin ito. Ay, tayin nyo nga ako sa akin. Lahang mais lang. Kuya, bakit po ganito katataas yung mais niyo? Kasi napansin ko po, sobrang taas niya, no? Pero maganda rin naman po yung bunga. Maganda, maganda yung bunga niya. Kasi nasa pag-apply po ng ano, fertilizer. Tapos ang pag-aararo, hanggat nagpapalaki ka, inaararo yung pagitan. Pag-apply ng fertilizer niya, 10 to 12 days yung una.
10 to 12 days yung una, mm-hmm. tapos yung susunod niya 1 month. One tapos month yung top dress niya mga 1.5 apply na lang ng panibagong pesticide. Okay. Isang pwede sa ilang araw bali itong mais na to? Ito dahil tag-araw ngayon, ano lang siya, sakto siyang 70 days. 70 pero days 75 lang. Days talaga yan. Aha. Pagkatag-ulan naman, maabot siya ng 80 days. Mas matagal po. Oo. Kasi mainit, madaling siyang mag-matured. Oo, mag-matured yung mais tsaka yung bunga. Aha. Tapos ang pag-apply sa pataba, kung 4.25 kilo, na-applyan ko siya ng mahigit din 4 na sako. 4 na sako. Mahigit na 4 bags na fertilizer. So parang lalabas kuya, 1 sako per 1 kilo ang apply ng kada apply. Abono. Opo, kada apply. Tapos 3 times po yun. 3 times sa opo kanyang 70 days. Opo. Aha. Konti lang po pala, no? Oh, para maganda yung maging bulas ng mais ninyo at saka maganda yung magiging ani nyo, lalaki yung mga bunga, gaganda rin yung mais. Opo. So ang ginawa lang po is that 3 hanggang 4 na beses na abono. 3 times. 3 times. And then yung ano po niya, yung insecticide, gano'n po kadalas? Niya, kung meron siyang darating na maninira, doon mo lang siya spray. Kanya lang, kailangan maagap ka para makita mo yung wari, nakita mo meron ng isa, dalawang uod, applyan mo na siya. Mm-hmm. Para sa hindi uod, ano pong ginagawa? Kasi ang madalas po talagang problema ng mais, uod talaga, di ba? Alam natin yan. Ano po yung ginagamit niyo pang uod? Ginagamit po natin dito, Ribaton, Lanate. Aha. Pagka nag-spray tayo pang uod, tapos pagkatag-ulan, applyan natin siya ng fungicide. Mm-hmm. Carbio. Cabrio. Cabrio. Oh. Yun po ang ina-apply natin pag tag-ulan. Pero pag po tag-araw, di na po tayo naglalagay nun. Kasi nga po, wala naman po siyang lilitaw na masyadong fungus. Mm-hmm. I see. Para sa pag-spray naman dito, dito sa mais na 75 days na to, maabot siguro mga 6 times. Sa 70 days, 6 times lang siyang na-spray. Okay na rin. Oh. So that is sa mga twice a month lang ang pag-ano. Kailangan lang, naagapan mo siya. 5 times, okay. Ganun lang po pala. No? Hindi po matrabaho ang mais? Hindi naman kasi meron na siyang pamatay damo. Ginagamit namin kaso medyo mahal. One side? Rager. Ha? Rager. Pang ano lang po yun? Pang parang hugon? Damong matutulis. Opo. Tapos meron po siyang ano, monocot yung na tinatawag, no? Oo. Yung para mga grasses and sedges po. Okay. Tsaka yung ano ko tawag sa isa. Dalawa po yung ginagamit namin. Pang ano po? Pang ano, pang malapad ang dahon. Ang ano po ba ginagamit? Atrazine. Atrazine yung pinaka-common yung na pandamo. Opo. Yun ang ginagamit namin. Yun ang pinaka-common na pandamo sa ngayon, yung bago nga. Yung ano, yung Raker. Raker. Medyo mahal lang po siya, mahigit 3,000 yung... Effective naman, isang galon? Effective naman po siya. Ano lang po siya, 250 ml. Oh my God! Pang 1 hectare na po siya. Aha, okay ah. Mas concentrated siguro po, no? Atrazinis powder po, no? Apo. Sa isang, ano kuya, sa isang bag, ilang atrazin ang ginagamit? Sa isang kilo? Oo. Kung maaari ito, itong 4 kilo, mahigit 4 kilo and half na to. Opo. Isang atrazin ang inuubos po natin. Isang atrazin lang? Oo. Tipid ah. Tapos yung Rager, ano lang siya, mahigit kalahati ang uubusin natin siya. Kasi mura lang po yung atrazin, ano? Rager. Sige, tatandaan po natin yan. At re-recommenda rin po natin sa mga kaibigan natin nagmamais. Opo. Ayun, napakaganda pong gamitin nun. Hanggat bata po yung mga isang dangkal. Mm-hmm. Yung damo, pwede na po natin siyang i-apply. Huwag po natin siyang i-apply ng mayroon ng bunga. Ang mais? Hindi po, yung damo. Yung damo. Kasi po, mahirapan po siyang pumatay. I see. Mababaliwala na po. Opo. Maano lang po siya, parang maantala lang, pero matutuloy pa rin siyang lalo. So parang waste of time na lang po. Sayang sa panahon tsaka agasos. Mga ano po, 15 days. 15 days. Yung mais, pwede na po siyang spray ng pang damo. I see. Agad. Kuya, congratulations sa napakaganda niyo pong ani at napakaganda pong mais. Though, unfortunately, mababa yung presyo. Apo.
Yun lang po ang naging problema natin sa ating mga sa mais kasi nga po sa panahon ng pandemic, alam po natin yung nagiging sitwasyon ng bawat isang mamamayang Pilipino. Maraming nawalan ng trabaho, maraming pangangailangan na kailangan nilang suportahan bago sila bumili ng ating produkto. Actually sir, wala pong market. Yun, oo. Meron siyang market niya. Hindi ganun kadami. 25% lang. Okay. Totoo po yun. Wala masyadong market ang ano. Sarado po school, sarado restaurant, sarado mga office. Kaya talagang tumal po tayo ngayon. Lahat po. Lahat naman po. Opo. Kahit saan po, ano, sa isda, sa gulay, halos ganun din po ang nangyari. So, yun lahat. Thank you po at maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng informasyon. Opo. Anytime po sa kamukha po natin mga magsasaka, mas masarap po yung meron po tayong nasi-share sa kanila. Kasi, yun po ang pakay ni Tatay Sid sa pagbablog niya. So, Tatay Sid, pakisuportahan po. Thank you. Thank you, sir. Opo. Huwag niyo pong kalimutan na pasyalan yung bahay ni Tatay Sid. Opo. Thank you. Subscribe na lang po at hit na lang po yung notification bell ni Tatay Sid. Thank you. Thank you po. Salamat po. Thank you. Ayun, kuya, ano nga po pala, welcome po sa ating pag-umpisa nating pagiging magsuki po. No? Thank you. Sa mga punla. Salamat po. Yes, sa punla. Pagpasyal. Opo. Punla at seed. Buto at saka punla. Mga seed. Seed and seedlings. Yan. Seed and seedlings. Tatay Seed. Thank you again. Seed meat ka seedling. Wala pa yan. Boom. Boy Pink. Okay. Wow. Ganda ng laman. Ganda na. Thank you po. Ganda. Ayun. Ganda yung laman ano. Thank you ah. Meron ka pang nakabaon sa bag mo eh, no? Nang nakipamulot ng mais si Ma'am Lee. Thank you po. Thank you po, Floy. Ayun, kuya. Thank you. Ay, yes. Mga bata ka mag. Bata ka mag. Toto. Akin na po ito. Kumbaga, yung mapitas mo sa'yo. Yan. Tapusin ko na po yung vlog ko. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pamimitas natin ng mais. At sa pagkilala po sa ating bagong kaibigan, bagong vlogger, bagong kaibigan at bago pong customer. Yes! May benta na naman tayo.